Oops! So what's up sa inyo mga master? This is me again, I'm Master Bean, and welcome na naman sa channel natin. It's a Master Bean TV. So today's vlog mga master, ay tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng cloning using this kind master app again mga master. So bago yun mga master, gusto ko muna kayong ipakilala sa kakambal ko para makita nyo naman yung itsura niya. Tol? Tol? Ano ba? Sorry naman to kasi gusto lang kita pakilala sa mga kamaster ko dahil sabi ko sa kanila. Sabi ko sa iyo, huwag mong itamay sa vlog mo. Tutulog ka o, istorbo ka. No! Pasensya na kayo mga kamaster ha. Medyo bugnutin talaga itong mga kakambal ko. Pero bago dyan mga kamaster, bago tayo pumunta sa kind master ha, para turuan ko yung paano mag-edit. Mag-intro muna tayo. Suplan. So what's up sa inyo mga kamaster? So ngayong araw ay tuturuan ko naman kayo mga kamaster ng kung paano gumawa ng cloning effect gamit ang KineMaster app. So una natin gagawin mga kamaster ay pumunta tayo sa KineMaster app natin. And then new project tayo. 16x9 na landscape. Pero bago yan mga kamaster, dapat gumamit kayo ng tripod dito sa paggawa ng cloning effect. Kasi dapat naka-steady yung video natin at hindi siya maging magalaw. And then gumamit din tayo ng parang harang or pang block natin sa ating video. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin gumamit ito. And then gumamit din tayo ng lining. So kahit ano, pwede nyo gawing lining. Importante lang may linya siya. Pwede kayong gumamit ng corner ng pader ng bahay nyo. Pwede rin ng TV. So sa akin, ginamit ko dito isang line sa pillow. Mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin gumamit ng lining na ito. So hindi natin susundin yung intro natin mga kamaster. Kasi medyo technical na yung ating ginawa. Medyo advanced na yon. Kasi kailangan natin magdrama-drama doon. And then kailangan natin ng timing yung boses natin sa ating pagkoklone. So meron ako na prepare dito na basic lang na cloning. Tuturo ko sa inyo kung paano gamitin. Paano mag-edit. So, papakita ko muna sa inyo yung kabuuan ng video. And then, tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa. So, punta tayo mga kamaster sa media. Then, sa export. Kasi nasave ko na ito. So, ayan. So, ito yung video. Hello mga kamaster! Hello din mga kamaster! Kapit ko, kailangan dito, kakambal ko. Imagine mo yung pag-aamping mo na parang katabi mo talaga yung kakambal mo, yung kaklone mo. Ayan! Yan. So ngayon mga kamaster, papakita ko naman sa inyo yung video na ito, na original video nito na hindi pa natin inedit para may idea kayo kung paano ko siya ginawa. Delete muna natin. Tatayo ulit sa media, then yung ginawa nating video. So ito yung original video mga kamaster. So mga kamaster, so ito forward na natin mga kamaster para maging madali, mas madali, mabilis yung ating pag-edit. So pag-alis ko dito, nag-bihis na ako. Kailangan nun para natin mag-prepare ng pangalawang damit natin mga kamaster para sa ka-clone natin. Hello din mga kamaster!
Cakambalgo, Ilonggo, o Tagalog sa Ilonggo. Ayan. So okay, so stop na natin mga master, tuturo ko na sa inyo kung paano ko inedit yung paano ko ginawa yung cloning effect na ito. Okay, stop na natin ha. And then first step mga master, pumunta tayo sa start ng ating video. And then kakat lang, ititrim na natin kung saan part na tayo pumasok. So adjust na natin. And then pinutin natin yung video. Punta tayo sa trim and trim to the left. And then pumunta tayo sa part kung saan naman aalis yung kaklone na ang tao sa video natin. Or ako. Drag na natin na para mabilis. Ayan. Ayan. Sa part na wala na tayo. Pinutin ulit yung video. Tatay ng trim. And then trim to the right. So isa-save na natin to mga master. Ito yung first ating first scene natin. So save, punta tayo sa save. And then export. So ayan, tapos na pag-export natin mga master. Back tayo, meron tayong arrow dito na back. And then i-delete natin itong first na save natin, i-delete natin. So ayan. Busog. punta tayo ulit sa media. And then yung original video natin. Ayan. So sa part ito mga master, yung pangalawang scene na naman, yung second na tao na pumasok. Second na ako. Ayan. Oops. Ayan. Para maging sabay silang papasok. And then, punta natin ulit tayo ng video. And trim. Trim to the left. So, ayan. And then. So, ayan. Meron na tayong pangalawang video. Ayan. Hello, mga master. Medyo naglalag yung cellphone. Then punta tayo mga master sa layer. Layer, punta tayo ng media. And then yung in-export natin kanina mga master, in-save natin yung unang scene ng video, yung unang ako. Ayan. Naglalag yung cellphone. So ayan, so may nakita kayo mga master, pangalawang, ito yung layer natin, ito yung pangalawang unang video in-edit natin. So ang gagawin nyo mga master, punta kayo sa split screen, pinutin yung split screen, and then pumunta kayo dito sa right, nakuha, ang patawag ito, sa left, ito, yan. And then i-adjust nyo mga master, so ito yung sinasabi ko, i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin ng pang black sa ating video at saka lining. So ito yung ating flower base. So ito yung lining natin. So yung i-drag natin yung parang araw na ito, sasakto natin ito sa linya at saka sa base. Sasakto natin sa line para hindi siya maging halata. So ayan. Then okay tayo mga master. And then try natin i-play. So may nakita kayong parang linya doon. Yun yung dapat i-adjust nyo. Medyo naglalag yung cellphone ko. Pasensya na kayo mga master. Medyo madami na kasing alaman yung cellphone natin. So ayan. So ganun lang kadali mga master. Then, stop nyo na lang mga kamaster kung saan gusto nyong i-stop. Okay na. So, trim. So, yan. So, ulit. Hello mga kamaster. Hello mga kamaster. Yun. So, ganun lang kadali mga kamaster gumawa ng cloning.
kapag alam mo yung technique sa paggawa dito. So kailangan na natin mga kamaster naka-steady yung camera natin. Gumamit tayo ng tripod and then gumamit tayo ng pang black, pang flower base. Kahit ano kung gusto nyo, pwede may bote or ano, sombrero, kahit ano man pwede nyo gamitin pangharang sa gitna. And then gumamit tayo ng lining para may panghati tayo sa pag-glayer. And then prepare nyo na yung damit ng isang tao natin sa character natin o sa kaklone natin. Prepare nyo para medyo convincing yung ating video. Ayan. So ganun lang kadali gumawa ng cloning mga kamaster. So sana nag-enjoy kayo and then may natutunan kayong bago ng technique sa pag tutorial natin sa cloning effect. So don't forget lang mga kamaster na mag-like, comment, and subscribe sa channel natin. Pindutin nyo lang yung subscribe button sa baba. And then click nyo na rin yung bell para ma-notify kayo kung may bago tayong upload. So, okay? So hanggang dito na lang mga kamasters. Hanggang sa next tutorial naman natin. So next tutorial natin mga kamaster, gagawa naman tayo ng magic tricks sa Kind Master app pa rin mga kamaster. So okay? So don't forget na mga master, mag-stay safe lang kayo. Huwag kayong lumabas sa bahay nyo and chill lang tayo. Bye! Thank you.